Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Diretsahang sinagot ng Pangulo ang tanong sa kung humingi ba ang Amerika ng tulong mula sa ating militar sakaling magkagera sila ng China dahil sa issue nito at ng Taiwan. Pati relasyon ng Pilipinas sa China na usisa, kabilang ang git ng China na hindi dapat maging hunting ground ang South China Sea. Sabi ng Pangulo, hindi niya ramdam na pinahahagingan tayo. Amerika raw ang pinatatamaan ng China. Nakatutok si Ivan Mayrina. Has the U.S. asked your government to contribute Philippine military troops to combat operations should a war break out between the U.S. and China over Taiwan? No. The original concept behind this cooperation agreement that we have with the U.S. was really because of the effects of climate change and the increasing instances of disasters in the Philippines. Ito ang siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagharap sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, isang policy research organization sa National Security at Foreign Policy. The Foreign Minister of China just visited with me a couple of weeks ago, 3 weeks ago, and I told him and I assured him that no, these are not intended to be military bases to attack, to move against anyone, any country, not China, not any country. Ang kanyang limang araw na working visit, magandang hakbang daw tungo sa muling pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Pero hindi naman daw ito katumbas ng pagtalikod sa China. This engagement is really not an option. We try to balance our foreign policies based on the pursuit of peace. Our foreign policies based on the promotion of our national interest. Now, the promotion of our national interests include the defense of our territorial integrity and of our sovereignty. And that is what that we are working on. China said that the South China Sea should not be used as a hunting ground for forces outside of the region, and it opposed what it called as meddling in the issue to harm China's sovereignty and maritime rights. What can you say about this, sir? I don't feel alluded to. How can anyone say that this, we are not a party in interest in all of these issues? So I think that kind of statement was directed more towards the United States than it was for the Philippines. Bukod sa mga usaping pangseguridad at sigalot sa West Philippine Sea, masaya raw ang Pangulo sa kinalabasan ang kanyang pagbisita sa mga binungan nito para sa ekonomiya. $1.3 billion sa investment pledges na maaaring magbunga ng 6,000 trabaho raw ang iuwi ng Pangulo. Mula sa Washington, D.C. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 Oras. Natanong din ang Pangulo sa kanyang pagharap sa Center for Strategic and International Studies o CSIS sa plano nito sa pagsugpo sa human rights abuses. Ang sabi niya, ang drug war daw ang madalas tutukan ng mga kritikal sa usaping yan. And in my view, what had happened in the previous administration is that we focused very much on enforcement. And because of that, it could be said that there were abuses by certain elements in the government. And that has caused some concern with many in many quarters about the human rights situation in the Philippines. Pero hindi raw kayang magsalita ni Marcos sa kung anong ideya ng sinundang Pangulo. Ang kaya raw niyang ihayag ay ang kanyang pulisiya na tumututok sa mga sindikato. Imbis daw na habuli ng lahat, tinukoy raw ng gobyerno ang mga key areas para mapuksa ang aktibidad ng drug syndicates. Nirepaso rin daw ng Pangulo ang ilang sistema sa enforcement. Unang-una na, ang paglinis sa hanay ng mga pulis. Pinatutukan din daw niya ang rehabilitasyon ng mga nalulung na sa droga at mas pinalawig na kampanya para wala nang mahumaling sa droga. So the change in policy, I believe, is much more focused. We are looking at the problem as a whole. We start with the errant policemen,
We go back to the rehabilitation process for those who have unfortunately fallen into this addiction cycle. Bumagal muli ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Abril. Bagamat may mga taas presyo tulad sa bigas, may mga bilihing nagbura kaya nahila sa pangkalata ng inflation. Gayunman, humanda raw sa magiging epekto ng El Nino. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang presyo ng sibuyas na pumalo sa mahigit 700 pesos nung nakaraang taon, bumaba na ang presyo. Bahagya na rin nagmura ang presyo ng manok na umabot ang 200 pesos per kilo o higit pa nung mga nagdaang buwan. Habang ang diesel at gasolina na halos umabot sa 100 pesos kada litro nung nakaraang taon, bumaba na rin ang presyo. Ilan lang ito sa mga dahilan kaya bumagal sa 6.6% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Abril. Nagkaroon naman ng pagbaba talaga sa food inflation. Ang pangalawa na nag-contribute yung nasa transport. Kasi nakita naman natin na bumaba na yung presyo ng fuels, diesel, gasoline, and may impact din siya dun sa mga commodities na nasa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Kung mula Enero hanggang Abril, makikitang bumaba ang inflation rate sa 7.9%. Sa kabila ng pagbaba ng presyo na ilang pangunahing produkto at serbisyo sa bansa, may mga tumataas pa rin ang presyo. Kaya naman ang mga maliliit na negosyo kagaya nito, hindi basta-basta makapagbaba ng presyo sa kanilang mga paninda. Bumaba yung LPG pero yung pagdating sa bigas, tumaas naman siya. Ayon sa PSA, nananatili ang hamon sa presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas na buwan-buwan tumataas mula Pebrero. Sinasabayan pa ito na nagbabadyang El Nino. Nagkakaroon siya ng threat dito sa mga food commodities natin. So we are tracking this both on the production side. Ang mais din halimbawa, may nakikitang paggalaw ng presyo at apektado rin ng mainit na panahon. Sa Sarat, Ilocos Norte, dumadaing ang mga magsasaka sa malaking gasto sa patubig. Ang laki na po ng gastos namin kasi kailangan po ng patubig itong mais namin. Imbis na po na para pambili na namin ng abono, hindi po. Ayon sa National Economic and Development Authority, mahalaga na bumalangkas ng mga polisiya para matulungan ang mga maapektuhan ng El Nino. Tulad ng pamimigay ng mga buto o binhi ng mga halamang hindi nangangailangan ng maraming tubig. At pagpigil sa pagkalat ng sakit na mga hayop sa pamamagitan ng border protection at monitoring. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tagtuyot man o malalakas na bagyo, pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ang mga epekto ng El Nino, kabilang sa masasakripisyo ang masayang nakagawian sa isang pista tuwing Hunyo. Yan ang Sunny Puwersa naming tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ang basaan sa Wata Wata Festival na kababalik lang noong 2022 matapos mawala dahil sa pandemya, mawawala na naman bilang paghahanda sa El Nino. Ang gagawin po natin ay ang basbasan sa makabagong San Juan. Ito po ang ginawa natin nung kasagsagan ng COVID-19 kung saan ang ating patron, si San Juan Bautista, ay ating inikot po sa kabuuan ng lungsod upang basbasan ating mga mamamayan. Isa lang yan sa mga hakbang na nabanggit sa pulong sa Metro Manila Council na binubuo ng mga mayor sa Kamaynilaan. Lilikha rin sila na kanya-kanyang task force para tutukan at tugunan ang epekto ng El Nino. Hinihimok ng Metro Manila Council ang lahat na magtipid. Pag-aaralan din daw nila kung paano makatutulong ang malalaking negosyo gaya ng mga hotel at golf course nang hindi na isasakripisyo ang kanilang operasyon. Sa briefing ng MWSS sa Metro Manila Mayors at kanila mga kinatawan, tiniyak na sa ngayon ay sapat ang water supply para sa Metro Manila. Pero paghahandaan daw nila ang posibleng extreme weather conditions na nararanasan din kapag may El Nino. Undoy daw po happen during El Nido. El Nino. So may possibility lang naman daw po na mangyari 'yon dahil nga po sa init ng panahon, masyadong mataas yung precipitation. Kasama rin po 'yon sa paghahandaan. Puspusan na rin daw ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang mga probinsya para mapagaan ang epekto ng El Nino. Nauna nang nag-issue ang DILG ng memorandum na nag-aabiso sa mga lokal na pamahalaan na maging handa sa El Nino. Nakapaloob dito ang iba't ibang mga rekomendasyon, polisiya at mga hakbang na dapat nilang pangunahan kabilang ang paniniguro sa water and food production na ilan sa pinakamaapektuhan sa pagtama ng El Nino. Ordinansa halimbawa po sa mga
illegal tapping ng mga tubig, ano? Tapos yung wastong paggamit at kaalaman, mga cloud seeding po na pwedeng gawin ng ating pamahalaan to support the farmers, mga irrigation water management and protocol na pag-repurposition po ng bottled water na iba pang food supplies in case kailanganin po. Makikipag-ugnayan din daw sila sa Department of Education para sa pagpapakalat ng tamang impormasyon kaugnay sa El Nino, maging sa Department of Agriculture, lalo't kabuhayan din ang mga magsasaka, ang isa sa pangunahing maapektuhan. Nahihirapan sa kabuhayan ng ating mga farmers. Pangalawa po, pagkulang produksyon ng pagkain, either mag-i-import tayo o kaya magtataasan na magpompresyo. At dahil kaakibat din daw ng pagtama ng El Nino ang posibleng pananalasa ng malalakas na ulan at bagyo, inihahanda na rin daw ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga protocol sa pagtama ng sakuna. Kailangan natin magkipag-ugnayan at makipagtulungan ang mga LGUs sa tulong, lalo na under the leadership of the national government, to determine long-term solutions. Kailangan po talaga watershed management. Pagbabantay ng ating mga kagubatan at mga puno. No? Dahil ito ang nagsusustain ng katubigan sa panahon ng El Nino. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Horas. Mga kapuso, isang bagong sama ng panahon ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Ito yung LPA na nasa 1,295 kilometers east of northern Mindanao. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa. Pero ayon sa PAGASA, posibleng pumasok yan ng PAR sa Linggo. Kung kailan inaasahang lalabas ng PAR, ang LPA na huling nakita sa layong 75 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa City. May chance pa rin niya maging bagyo, pero inaasahang papalayo na sa bansa sa mga susunod na araw. Nakapaloob ang dalawang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magpapaulan din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao bukas, lalo na sa hapon. Ganito rin ang inaasahang panahon pagsapit ng Linggo. May ulan din sa Visayas ngayong weekend, lalo sa Panay Island at Negros Provinces. Sa Luzon, posibleng ulanin ang Ilocos Region at Mimaropa bukas. May heavy to intense rains sa Palawan, kaya maghanda sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Maaaring maulit yan sa Linggo at may pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Central at Southern Luzon. Sa Metro Manila, may chance pa rin ng localized thunderstorms lalo sa Linggo ng hapon. Samantala, ngayong gabi, mangyayari ang tinatawag na penumbral lunar eclipse, kung saan ang buwan ay daraan sa penumbral shadow o bahagi ng anino ng ating mundo. Kaya bahagya lamang magdidilim ang ating buwan. Magsisimula yan mamaya 11:12 ng gabi at magtatapos ng 3:34 ng madaling araw bukas. Yan po ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, putol ang isang braso pero hindi bumibitaw sa pag-asa ang isang delivery rider na aming nakilala. Ang kanyang inspirasyon, isa ring rider na higit pa sa isang bahagi ng katawan ang may kapansanan. Mapapa-thumbs up sa kanyang kwento sa pagtutok ni Oscar Oida. 16 anyos na si Ace Estrella nang maputol ang kanang braso matapos masabugan ng paputok habang sinasalubong ang bagong taon. Mula noon, labis daw siyang pinanghinaan ng loob, lalo't madalas siyang tinutukso. Pinanganak po ako ng buo yung kamay ko po, tapos yung abang lumalaki po, nawala po yung kamay ko sa isang iglap. Kaya po, para sa akin po, wala na talaga, sir. Hanggang sa isang araw, nakita raw niya ang isang matandang delivery rider na putol ang isang kamay, pati raw ang isang paa. Sabi ko, kahit pala ganito, may kapansanan, kaya pa rin magtrabaho. Kaya tinesting ko, sir. Ngayon, 23 anyos na si Ace at ilang taon na rin nagtatrabaho bilang delivery rider. Siya lang masipag na batang ganyan. Maski ganyan may kapansanan. Eh ba dyan, puro ganun lang. Tenge. Malaking bagay daw para kay Ace na may nagtiwala sa kanyang kakayanan sa kabila ng kanyang pisikal na kakulangan. At ang kanyang kwento
Nais daw niyang maging inspirasyon, lalo na sa kanyang magiging anak na isisilang na sa loob ng 4 na buwan. Dahil naputol man daw ang kanang braso, hindi kailanman ang kanyang pangarap. Para rin po sa magiging anak po namin, sir. Kailangan po namin mag-ipon. Di na po para sa akin, sa magiging anak ko na lang po, sir. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Higit 4,000 na ang apektado ng masungit na panahon sa Western Visayas. Sa ilang lugar, di pa rin humuhupa ang baha. Yan ang tinutukan ni Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala ng ulan pero hindi pa humuhupa ang baha sa barangay Libongkog, Zaraga, Iloilo. Malaking sasakyan tulad ng truck ang karaniwang nakakadaan doon. Namangkot-mangkot ko na eh, parang way delikado sa pagtabo ko. Okay man kaya man. Sa taas ng tubig, nananatili raw naka-alerto ang ilang binahang residente. Gulpi lang din sang agaron. Ngala kami sang kwanto mga kagahon na, grabe ng tubig. Huwag kami katurog, bantay kami katubig. Ari na diri sila, dito kong gimpaturog sa babaw. Taga diriya ila, diba tubig o? Oh. Kabataan nila, panganho nila, to kay taga lumapaw na wala na higdaan. Sa bayan ng Dingli, may mga natumbang mga pananim. Nasira pati bakod ng ilang bahay, gaya ng Kilamaylin. Grabe ang luta, kagang ano, ang higko. Mukha lang kami kapanghimo sa amon mga baakuan nga mga trapo. Pala na ang amon ng mga gamit ko si baba, o pa na naman papanaog naman. Lagpas tao daw ang tubig sa kanilang lugar, kaya kailangan pang lumangoy ng kanyang mister. Pwede ng bata naman yung kataas, pero lampas pa na ang naglangoy kami, lampas pagit ng tubig sa ulo niya mo. Dito naman sa barangay Tabugon, highway lang ang naghihiwalay sa bahay ni Melissa at ng umapaw na ilog. Nabasa at napuno tuloy ng putik ang kanilang mga gamit. Ang nahimos namon, timo dyan, nabahaan kami, hindi ginapuslan kami. Siyempre, kasi ang tawon mo man, tama, ikanamo ka, pigado, ginman. Tiwang kutsara na mo, no? Suro lalay, tanan-tanan na mo nagamit. Sinuspindi muna ang mga klase sa lahat ng antas sa ilang lugar sa Iloilo. Suspendido rin ang mga klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw sa Bacolod City. Sa datos ng RDRMC6, nasa 10,580 na mga pamilya o 44,052 na mga individual mula sa Iloilo, Capiz at Negros Occidental ang naapektuhan ng pagbaha at landslide, kasunod ng mga pag-ulan dulot ng LPA at ITCZ. Bukod sa ilang bahagi ng Visayas, binahare ng mga pangunahing kalsada ng Coronadal City sa South Cotabato matapos namang umapaw ang mga kanal at sapa dahil sa malakas na ulan. Para sa GMA Integrated News, Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng motion to dismiss si Congressman Arnolfo Teves Jr. at anak na sina Kurt at Axel laban sa reklamong illegal possession of firearms and explosives. Kine-question ng kanilang kampo ang legalidad ng search warrant ng halugugin ang bahay ng mga Teves sa Bayawan City sa Negros Oriental noong Marso. Tanong ng abogado ng pamilya, paano ito magiging legal kung walang saksi sa paghahalugog? Nakapag-ikot na rin daw noon ang raiding team nang dumating ang umano'y saksi ng mga pulis. Naniniwala rin daw silang itinanim ang mga nakuhang ebidensya, lalo't may nakakita raw sa mga pulis na may dalang malalaking bag papasok ng property ng mga Teves. Kinukuha pa namin ang panig ng Department of Justice sa mga sinabi ni Topacio. Nakiisa ang ilang Sparkle artist sa laban contra cyber scam. Pinaigting ito ng partnership ng GMA Network, GMA New Media Incorporated at BPI na layong mag-raise ng awareness para tuluyan ng maiwasan ng mga insidente ng hacking. Nakatutok si Leigh Alves. I got scammed. Ano to? Na-scam ako? Bahagi ito ng serye ng dramatized public service announcements para itaas ang awareness ng publiko kung paano matukoy at maiwasan ang mga scam. Produkto ito ng partnership ng GMA Network, GMA New Media Inc. at Bank of the Philippine Islands. Maging listo, huwag magpaloko.
Tampok dito sina GMA Primetime Princess Barbie Forteza, Pambansang Ginoo David Licauco, Kapuso at Sparkle Stars Martin Del Rosario, May Bautista at Betong Sumaya. Uso ngayon yung mga nasa scam, 'di ba? Yung mga ako kahit ako, ang dami ko nakukuhang texts na nakakatakot kasi alam nila yung pangalan. Hello Barbara Forteza, you want churrot churrot ganito ganyan. So parang takang-taka ako. Yun yung nakakatakot. So para sa akin very timely na rin talagang gumawa ng ganitong klaseng campaign. Nowadays, mas reliant na tayo sa technology. And so yun, ask kami na public figures, parang we're using our platforms para kumbaga magbigay rin ng awareness sa mga tao. Malaki raw ang maitutulong ng GMA Network para maging mas mapagbantay ang publiko laban sa cyber scam. With GMA, with the unparalleled reach that you have, the creative powers that you have, is a perfect partner for us. GMA is one, syempre, top of mind. So that's what prompted us really to go and seek help. What we want to do is tell the public that these fraudsters, these scammers are real. We want to be able to show them in their own way how real these stories are. Serbisyong totoo is in our DNA. So with the resources of GMA, its reach, Sparkle artists, and new media, we are able to educate the public on how to stay safe online. The objective of the campaign really is very timely. We are really confident with the cooperation with GMA and with the cooperation of course with BPI na malaki ang maitutulong nito. Tandaan, huwag na huwag ibibigay sa iba ang confidential information gaya ng one-time PIN, password at ang tatlong numero sa likod ng ATM o credit card. Mapapanood ang public service announcement videos sa GMA, GTV, digital channels na Heart of Asia at iHeart Movies, GMA digital platforms at sa social media accounts at mga sangay ng BPI. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa Timog Pilipinas naman tayo para mamangha sa mga pasyalan sa Surigao del Sur nyo lang mapupuntahan. Makakasama natin si Sparkle Star Lexi Gonzalez para tuklasin ang ganda ng Mala Niagara Falls at isang Enchanted River. At hindi lang pasyal ang gagawin natin dahil may nakakatakam pa siyang ibabahagi sa ating ikatlong Summer Sparkle Adventure. Hello mga kapuso! It's your girl, Lexi Gonzalez. At ngayon, samahan niyo ako sa aking Summer Sparkle Adventure. Pupuntahan natin ang tinaguriang Niagara Falls ng Pilipinas at isang Enchanted River. Time check natin, 6:11 a.m. na po. 3 to 4 hours ang biyahe natin by land. Promise worth it ito. May nakita na ako agad na souvenir shop. Ito ang Salvaro. Saan po gawa itong Salvaro? Ay, gawa ito ng cassava. Special ang Salvaro namin kasi mga kababaihan yung gumawa nito. Matamis siya. Para siyang crepe na ginawang crunchy. Sarap! Makikilala na natin ang mutya ng Bislig! Pagkain po siya. Fun fact guys, dahil nga ang Bislig ay katapat ng Philippine Sea, fresh lahat ng seafood. Gaya nitong mga sahog ng mutya ng Bislig, meron silang crab, clams, tuna, squid, at hipon. Grabe, punong-puno ng alige. Sobrang sarap, napaka-creamy. Pupuntahan na natin ang Tinuian Falls. Ang init na pala, ang deserve ko na to. Life vest na ako. Ready na ako lumangoy.
tayo paakyat ng second level ng falls. Kung sa baba makikita nyo yung napakataas na buhos ng tubig, dito naman makikita nyo kung gaano kalakas yung agos ng falls. This is the main Niagara of the Philippines kasi nga isa siya sa mga malapad, lalo na pag rainy season, makita talaga natin na curtain-like yung waterfalls natin dito. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng Tinuyan ay babalik-balikan? Pero maganda rin itong next nating pupuntahan. Kaya tara na! Let's go! Medyo tahimik ako kasi napakatahimik din dito. Sabi ng locals dito, may pumapasok din palang salt water dito mismo sa Enchanted River. Sobrang blue. Sobrang ganda. Cave siya all the way down. And unfathomable pa kung gaano siya kalalim. Magpapakain tayo ng fishes! Pero hindi siya open for public. Ipapatry lang nila sa atin ngayon. Pero usually for viewing lang talaga siya. The fish feeding is our way of giving back to the Mother Nature to show our gratitude, our high respect to the spirits that dwell in the river. Ako, I'm just really happy na nandito ako, na nagawa ko itong... Mga kapuso, sobrang nag-enjoy ako sa adventure natin. Siguradong babalik ako dito sa Surigao del Sur. Gawin natin ang ating part para pangalagaan ang kalikasan. Ako po si Lexi Gonzalez. At ito ang aking Summer Sparkle Adventure, hatid sa inyo ng GMA Integrated News. Umpisa pa lang hakot medalya agad ang ating mga pambatong atleta sa 2023 SEA Games sa Cambodia. Dalawang ginto at isang pilak agad ang ating nakuha, kabilang sa isang Cambodian martial art. Kilalanin natin sila sa pagtutok ni Rafi Tima. Kahit kalaban ang itinuturing na isa sa pinakamagaling sa buong mundo sa Niwaza 53 kilograms division ng Jiu-Jitsu, hindi nagpatinag si Kyla Napolis. Sa huli, ibinigay niya sa Pilipinas ang kauna-unahan nitong ginto sa 32nd SEA Games na ginaganap ngayon sa Cambodia. Kahit pa may home court advantage ang katunggaling Cambodian na si Jessa Khan. Sobrang saya. Kakatapos lang namin ng training for preparation naman para sa ibang mga athletes na lalaro bukas at sa mga ibang dates pa. Pagbawi rin ito sa pagkatalo ni Kyla sa Cambodian sa pagharap nila sa 2019 SEA Games na ginanap sa Pilipinas. Anong pakiramdam na napaghigantian mo na, kumbaga, yung pagkatalo mo noong 2019 SEA Games? Siya rin ang tumalo sa iyo, di ba, noon? At ngayon tinalo mo siya sa home court naman niya. Anong pakiramdam doon? Sobrang overwhelming para sa akin. Hindi ko siya in-expect. Hindi talaga ako na-expect na mananalo ako. Gusto ko lang talagang gawin yung best ko. So from 2019, nag-training talaga ako. Kasi alam ko makakatapat at makakatapat ko ulit siya eh. So nag-training ako, nag-research para ibahin ko yung game ko. Itinayo rin ang watawat ng Pilipinas ni Angel Derla nang talunin ang pambato ng host country sa Cambodian martial arts sports na Kun Bukator Women's Single Bamboo Shield Form. Madami pong nagulat and tinatanong din po kami ng mga nakakalaban po namin kung gaano ba namin katagal na naaral to. Parang ganun kasi biglaan lang din po sila, biglaan lang din po nila nalaman na kasali yung Pilipinas. So ilang buwan nyo lang ba inaral ito? Almost 2 months lang po namin inaral yung sports. Pencaksilat ang original na sport ni Angel, pero wala ang kanyang kategorya sa 2023 SEA Games. Kaya nang malamang may artistic category ang Kun Bukator, agad daw nila itong pinag-aralan ng kanyang mga coach. First time ko pong gumamit ng bamboo shield and super tricky po niya para sa akin. Ang training namin is sa isang araw, 2 programs po kami. Isang morning, isang afternoon. Pero ang ginagawa po ng atleta na supervised po pa rin po ng mga coaches is nag-extra training po kami. Silver medalist naman sa Kun Bukator Male Bamboo Shield Solo Form, si Mark James Lacau. Sa May 8, sasabak muli si Angel sa Bare Hands Trio Female Category. Sa ngayon, pumapangalawang Pilipinas sa host country na Cambodia sa dami ng gintong medalya. Pangatlo ang Thailand, na sinundan ng Laos at Indonesia. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.
Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may mga password na madaling mahulaan ng mga hacker, ayon po sa isang cyber security firm. E ano nga ba ang formula para sa ligtas at kakaibang password na mahirap mahulaan? Tinutukan niya ni Oscar Oida. Mula sa itinatago-tago mong crush hanggang sa pinakaiingat-ingatan mong litrato at video at pera mong kailangang umabot sa petsa de peligro, marami dyan ang accessible na online at pinoprotektahan lang ng password. Kaya ang password, di dapat basta-basta. Like maraming letters and may numbers para hindi madaling ma-hack yung mga social media. Pero alam nyo ba, ang karaniwang passwords na ginagamit sa Pilipinas, base sa pag-aaral ng cybersecurity company na NORPAS. Maybe ganun yung una nilang tinatry, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumpak! 1, 2, 3, 4, 5, 6 nga. Password na sa sobrang dali, kaya rin makrack ng mga hacker. Ito yung pinaka-common na password kasi pinakamadaling tandaan, so hindi mo makakalimutan yan. Kaya ang iba, creative, may pa-sweet at gumamit ng I love you. Mga GGSS, kaya ang password ay pogi ako, maganda ako at cute ako. At may mga ingat na ingat ha, kaya literal na secret ang password. Pero ang mga yan, alam din ng mga hackers dahil nakalista rin sa mga gamit na password sa Pilipinas. Kaya ang ibang kumpanya may requirement sa regular na pagbabago ng password. Sinasabi nila na dapat minimum ng characters mo, dapat hindi bababa na 8 characters. Kailangang gumamit ka ng mixture of uppercase, lowercase, numbers, saka special characters. Ha? Eh di ba mas mahirap yan tandaan? Kaya nga nag-go 1, 2, 3, 4, 5, 6 para di komplikado. Tip ng mga eksperto. Gumawa ka ng passphrase. So para siyang password pero made out of words na may space. Mas mahirap siyang hulaan. Halimbawa, I love coffee. Pero meron siyang spaces. Pagkatapos, gawin mo mas komplikado. Yung I mo, gawin mong number 1. Yung O mo, gawin mong 0. Yung E mo, gawin mong 3. Mas mahirap siyang hulaan, pero madaling tandaan. O kaya gumamit ng two-factor authentication na available sa iba't ibang online platforms. Hihingin sa'yo ng account mo na isa pang information. Halimbawa, number, 6 na number to na ipapadala sa'yo sa pamamagitan ng text o sa pamamagitan ng telepono mo. Pag ginamit mo to, kahit manakaw yung password mo, protektado pa rin yung account mo dahil hindi alam ng scammer o ng hacker na meron two-factor authentication na ginagamit. At para hindi magpasirko-sirko sa kakaisip ng unhackable password, meron ng mga passkey na coming soon na sa maraming platforms. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Nag-iisang babae man sa Voltes 5 Legacy Team, angat pa rin ang galing at astig na galaw ni Isabel Ortega. Mas kilalanin pa ang gaganap bilang si Jamie Robinson, ang ninja pilot ng Voltlander. Alamin natin kung paano niya pinaghandaan ang fighter niyang character sa exclusive chika ni Nelson Canlas. Boxing, Arnis, at kabi-kabi lang stunt training. Pusa raw inaral ni Isabel Ortega ang ilan sa mga yan sa kasagsagan ng pandemya habang nasa La Union. Para paghandaan ang pagbibigay buhay sa nag-iisang babae ng Voltes team. Pati lang to ng strategy ng Beast Fight, ilalabas din yun. Ang ninja na pilot ng Voltlander na nagiging mga paan ni Voltes 5, si Jamie Robinson. So parang pinahirapan mo yung sarili mo. Medyo po, yes. Mahirap yun ha. Kasi especially nung pandemic when you're at home, tapos syempre hindi mo pa alam kung kailan kayo magre-resume sa taping, when work will resume for all of us. So parang nakadulong din siya sa akin na hindi mawala yung goal ko. Para hindi rin ako masyadong malungkot sa bahay because syempre, diba, it takes a toll on us naman din na nasa bahay lang tayo the whole time.
Ang bunga ng mahabang training na yan, kitang-kita sa astig na galawan ni Isabel. Women empowerment daw ang ultimate goal ni Isabel sa kanyang pagganap. Fighter ang paglalarawan ni Isabel sa kanyang karakter. Ano bang pagkakatulad mo, JJ? Kasi si Jamie, I feel like what we also have in common is she's also trying to make her way to prove herself. To prove herself na she's worthy of what she has, na she has what it takes. And I feel like, you know, we both take those challenges na as motivation to really succeed. Ishinare din ni Isabel na bukod syempre sa set at graphics, naging meticuloso rin ang production team pagdating sa kanilang mga costume. Talagang yung feeling mo when you wear the costume, talaga nakakadagdag siya ng confidence, nakakadagdag siya ng parang feeling mo, sobrang powerful mo. Kasi you feel like a hero when you're wearing it. Gato. Feeling ko ang dami kong pwedeng gawin. Talaga? Feeling ko kaya ko lahat. Dream come true at life-changing ang pagkakasali niya sa Voltes 5 Legacy. I'm going to ask you the same question I asked Miguel. Aside from this being one of your biggest dreams, you found love dito sa Voltes 5. Kaya pala napatigil si Miguel sa question. wait lang, paano ba to? Siguro I'll just put it this way. I'm very happy. And, you know, definitely Voltes 5 has really changed a lot of things. Changed my life, yes. It really has changed my life in many ways. And siguro, ang masasabi ko is right now I'm really happy. And that's also because of the people I've met along the way. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Tapos na po ang chikahan. Oras na pasara sa weekend. Oh, ako po si Arliano na, ayan, nagkamali pa ako. Happy weekend mga kapuso! Abangan ang Voltes 5 Legacy sa Lunes! Ayan, exciting! Miss Mel, Emil, Maurice. Thank you! Thank you, Iya. Salamat sa'yo, Iya. Ang galing sumaba ng buhok mo, ha? At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Maurice Umali, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.